Di pa rin maawat sina Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno sa batuhan nila ng mga akusasyon. Kapwa sila naglabas ngayon ng dokumentong ebidensya raw ng umano'y irregularidad at kamalian ng isa't isa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagpapatuloy ng makulay na kampanya sa Maynila, may kasama ng labasan ng papel ang labanan ng salita. Si Mayor Alfredo Lim ang unang bumato kaninang umaga. Hawak ang COA report, questionable raw ang pagbili ni Isko Moreno ng bigas sa halagang 7.3 million pesos noong January at March 2012. Ang unang katanungan doon, bakit daw binayaran ng cash? Dapat daw by check. O yung second question, bakit daw hindi dumaan sa publication o bidding process? Sabi ni Moreno, cash daw ang inirelease sa kanya at hindi check at wala raw siyang control doon dahil requesting party lang siya. Hindi raw ito dumaan sa bidding dahil emergency ang pag-purchase ng bigas para sa mga biktima raw ng mga sunog at bagyo. Hindi rin daw lalabas ang perang ipinambili ng bigas kung hindi rin ito pinirmahan ni Mayor Lim. Kung iyon ay walang bidding, kung siya ay emergency purchase, kung yun ay illegal, ba't niya pinayagan? Kaya ako nagtataka eh. Sarili niyang multo, ibinabato niya sa iba. Binato rin ni Lim ang pagsilip din daw ng COA sa sinasabing listahan ng mga nakatanggap ng bigas. Yung third, bakit daw na mga pangalan lang, walang mga addresses. At yung panghuli, bakit daw it appears in their findings, parang ang lumalabas na pumirma, isang tao lang daw ang handwriting. Bagamat hindi idinetalye ni Isko, sinabi niyang nasagot na raw ito ng kanyang mga abogado sa COA at wala naman na raw problema, kaya bakit binubuhay raw ni Lim? Kumbaga sa kanta bakit ngayon ka lang? Susunod namang naglabas ng papel si Moreno, ang kopya ng privilege speech ni Lim nung senador pa siya taong 2006. Today, he keeps on saying, Serap plunderer, serap magnanakaw, serap walang niya, serap demonyo. During his privilege speech in the Senate as Senator Lim. Tingnan niyo yung una. Even if President Estrada had not committed any crime, siya mismo nagsasabi na walang kasalanan si Erap, walang krimen na ginawa. Noong 2006. May kopya pa ng imbitasyon ni Lim kay Erap para sa inauguration niya bilang Manila Mayor noong 2007. Sa umano'y sulat na ito, tumatanaw raw ng utang na loob si Lim kay Erap na siya umanong nagtanim at nagpalago ng kanyang political career. Ang palitang ito magpapatuloy pa dahil sasagutin pa ni Lim bukas ang mga tungkol sa sulat at privilege speech. Hindi ako magsalita ng negative sa kwan eh. Ako lang sumasagot. Dahil kung hindi ko naman sasagutin yung mga sinasabi nila, baka isipin ng tao, totoo na. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.